Happy na ako yung manalo. Happy na nakapag-perform yung mga second stringers. Thank you, Coach. And for Lena, this is PLDT second win. So far, how are you feeling about this win and your overall performance? Of course, I'm happy about the win, but today for me it's not good games, but we win. Yeah. Thank you. The floor is open for questions. Nabunot ang mic. Taga lang. Sige, manual adjustment. Ayan. So, Coach, after po nung win over Creamline, one day or few days to prepare, paano yun po sinigurado na hindi masyadong, kumbaga, maka-carried away yung team sa big opening win na yun, entering today? Siguro yung pag-set talaga ng goal namin bago magsimula yung conference na, yun nga, mabilis lang yung pagkita, hard games. So, hanggat kaya talagang manalo, ikukunin talaga. And for Lena, in your second game, can you say that you're now more confident in terms of your connection with your teammates and playing here in the PBL again? Of course, every game, we need to stay a little bit better, you know, step by step. And I think after game, we will better, yeah. We also have Kat Arado here, best player of the game. Kat, ano lang masasabi mo sa naging performance niyo, nakuha niyo tong second win niyo? Siguro po kasi masaya kami. Masaya po talaga kami na nagti-training kasi. Tsaka yung lagi yung sinasabi ng coaches kasi sa amin na yung last game kasi panalo kami. So, magti-training kami masaya, mag-i-improve kami na masaya. So, walang negativity sa team. So, yun. In-execute lang talaga namin yung pinag-aralan namin sa itong game. Kat, ano lang din masasabi mo dun sa opening win yun na yun against Creamline na yun nga, big win, and paano yun kumbaga nakaangat pa sa team niya lalo entering today? Dagdag, ano siya, kumpiyansa talaga sa team, lalo na sa akin as a captain. Kasi syempre, yun nga, yung negativity kasi talaga, yun yung isa sa mga hindrance para mag-improve yung team. So, magandang start yun sa amin. Tapos yun nga, defending champion sila. So, kailangan talaga namin itaas pa yung standard namin as a team, mag-improve pa kami. Then now that it's 2-0 with your help, of course, how would the team try to be better each game? In are there aspects that you're gonna try to focus on more next games, or what's the game plan for moving on? Of course, we need good concentration, good focus, and we need be better every game. Kat, for you as a team captain, alam mo naman heading into this conference, nalaman niyo rin early on na mawawala na isang important player niya si Sabi. Siguro for you, paano mo na lang in-uplift din yung spirits ng team na yes, sideline yun si Sabi, pero kaya din natin to. Una-una po kasi, hindi kami pinabayaan ng coaches talaga. Lahat naman since day one na pagdating ni Lena, talagang din-raining yung bawat isa, pinukpok talaga yung bawat isa. So, given na tagal na din kasi kami magkakasama nila Ate Viola, yung mga iba. Tapos late lang din naman si Sab and then. So, malaking ano siya. Hindi siya masyadong adjust, yung malaking adjustment eh. Kasi nga, yun nga, magkakasama kami. And isang sistema lang naman talaga yung parang ina-adapt namin, which is yung kala coaches. Coach, kung sa parang na overall na maganda yung nilalaro ng team 2-0, na parang nag-click lahat ng laro niyo, anong pakiramdam sa ngayon? Siguro, pinipilit pa rin talagang i-level lang. Kasi hindi naman pwedeng maki-hype or makisama dun sa yun nga, yung hype na na-feel ng team. Kailangan talaga i-level lang kasi every game naman, iba-iba naman yung na-offer ng mga kalaban. So, marami pa kaming malang pabibigat na games, lalo yung pangusunod namin. Yung mga last 3 games. So, wala na rin bigay doon. Talagang i-level lang. Alam naman yung expectations sa yung goal namin. So, naka-post. For coach and the players, your next game is against Farm Fresh. So, how will this win help you guys heading into that match? Siguro yung natulong ng game na
na to, yun nga, naikot natin yung players. So, yung pagod talaga, mahirap kalaban. So, at least nakapag-perform din yung iba. Lesser effort sa mga naging core. So, yun lang, may maintain lang talaga yung health saka yung condition ng mga players para sa partners na game. Fresh build lang. Yun nga, tulad na sabi ni Coach, talagang napaikot naman. So, crucial din kasi talaga yung pahinga namin. So, lagi naman kami pinalalahanan ng mga coaches na after training, pahinga. Kung kayang pag after training, diretso na pahinga agad sa bahay. Ganun. Para iwasan na lang din yung extra curricular na activities na ginagawa. Coach and Chris. It's the same. Copy paste. Okay, thank you, Coach. Thank you, guys. Congrats.